So, sa video to, ang i-share ko sa iyo is kung paano ba natin tanggalin ang copyright claim sa ating YouTube videos. Dahil kapag nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-YouTube, nakakagawa tayo ng mga videos na hindi natin namamalayan may copyright claim pala. So, kadalasan doon ay dahil sa mga music na nilalagay natin. So, dahil ako personally, marami rin akong nagawang mga videos noon na may mga copyright claim at nagawan ko siya ng paraan at natanggal ko na siya. Thank you pala kay Mary Sia dahil sa pag-comment niya sa akin at pag-tingin ng advice kung paano ba tanggalin ang copyright claim na step by step gamit lang ang ating mobile phone dahil karamihan naman sa atin pag nag-uumpisa pa lang sa YouTube ay cellphone lang talaga ang gamit. So napakadali lang nito at sana matulungan kita. So, paano ba natin malalaman kung may copyright claim tayo? And kailangan nating mag-open ng YouTube sa ating mga browser. So, ako ang gamit ko ay Google Chrome. I-type nyo lang yung youtube.com tapos mag-login kayo sa inyong mga YouTube channel. Yung tuldok na to, pindutin nyo and make sure na desktop site. Kasi nakikita natin lahat ng mga features ng YouTube. Baka naka-desktop site tayo, kailangan nakaset siya. And then, pindutin natin ang customize channel. Pumunta tayo dito sa my videos. Yan. And then, sa my filter, pindutin mo yan. Tapos, piliin mo yung copyright claims. So, lalabas na dyan yung mga videos natin na merong mga copyright claim. Tapos, pindutin mo yan. So, sabi nga dito, hindi daw pwedeng ma-monetize yung video to dahil sa copyright claim nito. So, see details. So, ito mahalaga na kailangan basahin mo rin to. Kasi sabi nga dito, the content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. Kasi mahalaga na wala tayong copyright strike dahil isa to sa mga requirements para mapabilang tayo sa YouTube Partner Program or ma-monetize yung channel natin. Kaya dapat wala po tayong copyright strike. So, pindutin natin yung select action. Ito, pwede nating i-trim or replace or i-mute yung song. So, for example, gusto nating i-replace na lang yung song. Pindutin mo yan. Tapos lalabas na dyan yung mga sinasuggest na songs na pwede nating ipalit. So, play natin. Dyan, pwede ka namang mag-search dito. So, ayan, marami kang pagpipilian. For example, yan ang gusto ko. So, lalabas. Then, press mo lang yung add. And then, yung save. So, sabi nga dito, this process might take a while. Once the audio claim has been successfully replaced, we'll update any viewing or monetization restrictions. So, save na natin siya. So, ayan, processing na yan. Tapos, i-back na natin. So, kung makikita nyo, yung sa baba niya is processing. Then, yung restriction, checking, one found. So, after a few minutes, ayan, none na yung nakalagay sa restrictions. So, ganun lang po kadali. At para nga po makaiwas ka sa copyright claims, panoorin niyo po yung video kong to. Diyan po tayo pwedeng kumuha ng mga background music na walang copyright claims. So, kung natulungan ka ng video to, kindly like and subscribe for more YouTube tips and tutorial. Maraming salamat sa panonood. See you next time!